Magsitayo ang lahat. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papurihan ay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Ganda ang ating sarili sa pagdating ni Jesus. Siya ang ating kaligtasan, alay ng Diyos sa tanan. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, pinagpala si Maria at si Elizabeth dahil sa kanilang kagandahang loob sa pagtugon sa tawag ng Diyos. Habang papalapit na tayo sa pagdiriwang ng Pasko ng pagsilang, pagkalooban dinawa tayo ng Diyos ng lakas ng loob na tumugon sa Kanyang paanyaya. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Juda, ay sa iyo magmumula ang isang magahari sa Israel, ang pinagmulay buhat pa ng una mula pa noong unang panahon. Kaya nga ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na magahari. Pagkatapos babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng Haring Yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos at ang Israel ay mamumuhay na ligtas sapagkat ang Haring Yaon
ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa Kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami tanglawan. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami tanglawan. Ika'y manunumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalago mo't iyong pinalakas. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami di magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami tanglawan. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban. Iyon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan, sa Kanya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa Kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng Kanyang sarili at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Maganap nawa ng lubos ang salita mong kaloob. Alleluia, 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 alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Isang maganda. Kamusta po ba ang mood natin? Yung pakiramdam natin, kamusta ba? Wala? Wala lang? Parang hindi ramdam at hindi natin nararamdaman na talagang magpapasko? Kung pwede bang wag na muna tayong magpasko? Bakit ba ganun yung ating nararamdaman? Bakit ba may mga taong ganun ang pakiramdam? Baka kasi sadyang hindi natin pinakinggan at inunawa ang mga mensahe ng Katalinggong paalala sa atin kung paano ba talaga tayo dapat naghahanda para masabi natin na isang maligayang Pasko. Baka Pasko lang, hindi talaga maligaya. Yung gustong maging maligaya ang Pasko, pumalakpak nga po. Okay. Gusto naman pala natin eh. Tingnan natin. Kung gusto talaga natin maging maligaya ang Pasko, kung pinakinggan mo yung mensahe ng unang linggo, ang sabi po sa atin, di ba sabi, huwag mong igugol at huwag kang magugumon sa kalasingan o paglalasing, sa katakawan at maging sa mga alalahanin na mga bagay sa mundong ito. Ang dami mong iniisip, ang dami mong pinoproblema na hindi naman dapat. Pati mukha mo, pinoproblema mo. Yan na yan. Hindi na mababago yan. Yang katawan mo, ganyan na yan. Tumatanda na tayo, bakit mo pinoproblema ang pagtanda? Gusto mo lagi bata? Ano ba mga alalahan ninyo sa buhay? Ano ba? Sige nga, maganda rin mapagnilaya natin. Ano ang pinoproblema mo na nagpapalungkot lang naman sa'yo? O baka naman trip mo lang talagang maging malungkot? Ha? Ikaw lang din kasi makakasagot niyan eh. Bakit ka malungkot? Hindi ko kayang sagutin eh. Ikaw, kakayanin mo. Ano, pera? Wala. Bakit? Panghanda? Pampainom? Pamparty? Diba? Inyong nasa isipan natin, ako magpapasko na, ako saan ako kukuha, saan kamay ng Diyos ko kukunin? Yung pampainom.
Ah, okay ha? Sana po nasagot, no? Unang linggo, ikalawang linggo, ang sabi po sa atin ay pagsisihan ang ating mga kasalanan, humingi ng tawad para tayo mapatawad ng Diyos. O, pinagtuunan ba natin ng pansin? Ano ba yung mga nagawa kong pagkakamali? Ano ba yung mga nagawa kong pagkukulang? Inaalala mo yung iahanda mo, eh magkakagalit naman kayo sa bahay, para saan yun? Pang Instagram? Pang profile? Pang may story? Tama ba yun, may story? Pang update lang? Sinong popormahan mo para magbihis ka? Inaalala mo kailangan bago damit. Eh, hindi nga kayo okay. Ano, i-emote ka pa rin. Eh, bahala ka. Diba? Eh, mas masarap po magdiwang kapag nakakapag-sorry at nakakapagbigay ka ng patawad. Yung ang sarap, yung magyakapan ba, pag niyayakap mo, Merry Christmas! Talagang damang-dama mo. Eh yung pag ganito, Merry Christmas. Diba, may ganun, ano, masaya ba yun? Plastikan, ganun. Oh. Kaya, nung ikatlong linggo, di ba ang sabi sa atin, maging totoo tayo sa kung sino tayo. Eh, kung magkakagalit talaga kayo, hindi magpakatotoo kayo, walang maghahanda. Eh, wala pala eh. Eh, problemahin pa natin. Pero sabi, maging totoo tayo sa ating kung sino ka, kung ano tayo, yun ang magiging susi para maging maligaya. Huwag mong ipilit, di ba? Sabi ko nga, huwag mong ipilit. Huwag kang sumabay. Mayaman talaga sila eh. Kaya nila. Afford nila yon, ikaw hindi. At kailangan mong matanggap yon. Kailangan mong maintindihan yon. Pero hindi ibig sabihin, magiging malungkot ka dahil lamang wala ka ng mga bagay na mayroon yung iba. Maria ay pinapakilala sa atin na dapat nating tularan. At dito, ang saya-saya ni Maria. Paano ko po nasabing masaya? Kasi nung pinuntahan niya si Elizabeth, naramdaman ni Elizabeth yung saya na nando doon kay Maria. Flashback tayo ulit. Ano bang mayroon kay Maria para maging masaya? Eh kung tutuusin, nabuntis si Maria, sinabi nung anghel, mabubuntis ka, hindi pa sila nagtatalik ni Jose. Pag nalaman na siya'y buntis, pwede siyang batuhin at husgahan ng taong bayan kasi nabuntis siya ng walang asawa. Nakakahiya kasi yun. Pero, damang-dama ni Elizabeth yung kaligayahan na mayroon si Maria. Kaya ang sabi niya, nung narinig ko lang yung tinig mo, yung bati mo, pati yung sanggo sa tiyan, naghalos sumisipa sa kagalakan. Nakukuha ba? So, para maging masaya, anong mayroon kay Maria? Tinanggap niya si Jesus. Wala siya ng mga karangyaan. Wala siya ng mga pinoproblema ng mga tao. Ang tanging meron siya, si Jesus, sa buong pagkatao niya, sa buhay niya. Kaya kahit na mayroon siyang kahaharapin, kahit na mayroon siyang pinagdaraanan, kasi kung narinig niyo kahapon, di ba, binabalak na ni Jose na hiwalayan siya. Kung nagsisimbang gabi po kayo, no? O pero,
Hindi yun naging dahilan para malungkot si Maria. Nagmamadali pa nga pumunta kay Elizabeth para tulungan si Elizabeth na siya rin ay may pinagdaraanan. Matanda na, manganganak na siya. Kailangan ng alalay, kailangan ng tutulong. Eto si Maria, eto ko. Tumulong. So yan. O ngayon, masasagot na natin. Bakit sa kabila ng mayroon ka, sa kabila ng mayroon ka namang 13 month, mayroon ka pang bonus, mayroon ka pang, sabihin natin, mayroon ka namang pera, pero bakit malungkot? Walang pinagkaiba yung walang pera sa may pera. Parehong malungkot. Yan. Baka po, no? Kailangan natin mapagtuunan ng pansin. Baka hindi pa talaga natin tinatanggap si Jesus. Kasi kung nasa atin si Jesus, ang isang katangian na dapat na nakikita at nararamdaman sa atin, kaligayahan. Yung maligaya ka at nakukuha mo maging masaya at magpasaya. Kahit iniwan ka ng asawa mo, kahit iniwan ka ng jowa mo, kahit hindi ka pa binabayaran ng umutang sa'yo, mararamdaman mo pa rin at mas mabubuhay ka pa rin na masaya. Kaysa yung nagmumukmuk ka dyan, iniwan ako eh. Eh mga iniwan ka kasi nga, ugali mo eh. Diba? Baka hindi na talaga kinakaya yung ugali mo rin, kaya, eh lalo kang, ayon pa rin, malungkot pa rin. Wala ka nang magagawa dyan. Wala ka nang magagawa. Eh, nagsara yung kumpanya mo eh, di ba? Wala ka nang magagawa dyan. May magagawa ba yung pagmumukmok, paglalasing mo, pagwawala mo? Wala. Wala nga tayong magawa sa traffic eh. Di ba? Mamaya grabe yung traffic, no? Oh, wala din tayong magawa sa bagyo. O na, nabagyo. Dumating si Odette. Oh. Pero ibig bang sabihin, wala na tayong pwedeng magawa para maging masaya? So, kung nasa atin pala talaga si Jesus, kahit anong bagyo, kahit anong unos, kahit anong problema, hindi niyan, no, hindi mawawala sa iyo yung kaligayahan na mararamdaman mo. At yang nandiyan dyan na kaligayahan, maipapasa mo yan sa iba. Nakaano ba kayo, no? Nakakasalamuha ba kayo ng tao na makita mo pa lang, lalo na pag nakakausap mo, yung angga-anggaang, di ba? Pero meron din naman, dumarating pa lang ang bigat sa pakiramdam. Pwede ba huwag na kayong dumalaw? Di ba? Parang ganun. Pwede ba huwag na kayong magpakita? Di ba may ganun, no? Pero sa atin, lahat po, no, na sana na madalas nagsisimba, palasimba, sana po ay talagang mapapasok natin sa buhay natin si Kristo. Si Kristo na ngayon ay puro kwento, puro salita. Pero yung salita, magkakatawang tao, magiging sanggol. Iyan yung isi-celebrate natin. At yun yung kailangan natin matanggap at tanggapin. Wala siyang kinakailangan mula sa atin. Siya ang kailangan natin matanggap para tayo maging maligaya ngayong Kapaskuhan. Amen? Magsitayo ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako
Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, kami dumadalangin ngayon sa iyo, Ama, na tulad ni na Maria at Elizabeth, buong galak at kababaang loob nawa naming tanggapin ang manunubos sa aming puso't kalooban. Ang ating pong itutugon, Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maging tagapagdala rin nawa ang simbahan ng kagalakan sa sangkatauhan sa mga nagdadalamhati, may sakit, mga matatanda, at mga may kapansanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maging mulat nawa ang mga pinuno ng bayan sa pangangailangan ng lahat tungo sa makatarungan at mapagmalasakit na pamahalaan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Igalang nawa namin ang mga karapatan ng mga sanggol sa sinapupunan. Maging mulat nawa kami sa pangangailangan ng mga nagdadalang tao at magsilbing modelo naman ng pagpapakabuti sa kabataang Pilipino. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Magkaisa nawa ang mga pamilya at magkakaibigan. Suportahan nawa nila ang bawat isa at maging bukas sa pag-unawa at pagpapatawad. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Yakapin mo nawa, Ama, sa iyong pag-ibig at galak ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Idalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin na maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa Pinay ay nagpanakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod ang lahat. Umanaming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang
Lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasang walang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumain rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mabalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Liwanag ng umaga ang pag
sikat mo'y huwag nang maantala. Kanina, Jesus, sa aming piling, manaog sa lupa, kami ay alibin. Puso namin ay papagkalabin ng pag-ibig mong di magmamaliw. Halina, Jesus, at iyong lingapin, kaming sa iyo'y dumadalangin. Kalumayan ng mundo'y pawin, nyaring di kayang di magmamaliw. Halina, Jesus, sa aming piling, manaog sa lupa, kami ay alibin. Puso namin ay papaganabin ng pag-ibig mong di magmamaliw. Sa sarili namang walang sinuman ang namamatay para sa sarili namang tayong lahat ay may pananagutan sa't isa't isa. Ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Tayong lahat ay may pananagutan sa't isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ng piging na nagbibigay buhay. Habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kaming makinabang na may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang. Sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Pakitaas din po yung mga picture o larawan ng mahal na Birhen at ng Nazareno. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At papalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po.
Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.